Mani siya tong sample of the articles of partnership na akong giingon. So what you are going to do is you have to prepare your group's articles of partnership. So kana siya, for example, if you're group 2 or group 3, ang inyong group, maghimo mo inyong own articles of partnership which you will attach to your Google Form midterm exam. So in the Google Form midterm exam, which I will send to you on the 28th, okay, nato siya activity 2 o activity 3. Activity 2 is for the multiple choice questions. Activity 3 is for your articles of partnership. Nako ibutang dito ang article activity number 1. Inyo lang ibutang dito pilang grade niya akong gihatag sa inyo, kay para masumatotal din ako natanan. So we have here the sample of articles of partnership. So kani siya kuno siyang gihimo in 2011 dugay na kayo for my partnership class sa law school. So ZY Creative Ideas Limited mo ni siya ang name sa among partnership. So nakabutan din niyo raman ning kopyahan. So that we, the undersigned, all of legal age residents of the Republic of the Philippines, have agreed to amend a limited partnership. So amo is limited partnership. You can make it general partnership. There are some documents, there is a script na pwede ninyo magamit for general partnership. Pero for purposes of kuhani siya, sa course lang yun, yung makita kinsa ang limited partners, kinsa ang general partners mo, ni siya maghihim mo nga. Actually, ako rin gayin mo ni articles of partnership. So, for article 1, ibutang ninyo ang name of the partnership so that the name of the partnership shall be ZY Creative Ideas Limited. Article 2, ibutang ninyo ang inyong principal address, no office address. So, nakabutang din he. Article 3, ang kinsa man tong mga tao yun nga ni compose anang partnership. So for our partnership, kami daw kunay ako man ang bana, ako, akong brother-in-law, yang asawa. So nakabutang dira unsa yung citizenship, unsa yung residence, unsa yung designation. So ang sa partnership man gud is dapat ibutang ni mga citizenship, kay dili man gud pwede nga sa ato, as of sa atong kwan karon, dili pwede nga 100% own man gud ang isa ka kwan company or corporation. There are kwan businesses nga 60% lang pwede, na uban dili gyud pwede. Like for example, kanang mga media, no, sa media, broadcast media, ana sa mga dagkong kuan, dili sila pwede sa mga utilities, public utilities, dili pwede nga kuan mag-own ang mga banyaga o mga foreigners. So kailangan gyud na 100% own sa mga Filipinos gyud. Mao na uban nga mga foreigners, mao dili sila diri sa country nato, magkuhan na sila, maminyo na sila o Filipina, kay para lugar makapalit ang mga properties o makatukod ang company. Para lugar ilang mga asawa na dayon, ipangalan sa ilang asawa. Labaw na ko ang company, kay mga kuhan na siya mo. Dili pwede ang foreigner yun. So, kuhan na siya ka ng mag, ilang ibutan dila, citizenship Filipino. So, residence ni mo. And then, what is your designation? Are you a general partner, limited partner? Dili man kuha pa ko kakuan ka ng mga silent partners ni Mayamchup, ibutang din na ng ostensible partner. Ibutang lang ni mo din na designation, either lang sa duha, ang kasagara yun, dili sa ato, ginagamit yun, practical, general partner or limited partner. Sa so, akong anak, saba kay tanan. So for your article 4, so ibutang ni mo diri ang existence sa imuhang partnership because dili man ni pwede nga forever for life magunding partnership. Kaya na mga matay man sa pang partners, no. So, that the term for which the partnership shall exist is 30 years. So, it is to exist 30 years from the original recording of said partnership by the SEC. So, mauni siya ang term of the partnership. So, 30 years. Nauban magsulti nga 50 years. But actually, ang ginahin mo sa uban, 25 years renewable for another 25 years. Ang siyempre, ang partnership, dili na siya forever again. Dili na siya lifetime na siya. Dili na siya lifetime. Kaya nagi na siya end good. Depende lang dayon sa partners or sa mga kuan magpalit siguro sa partnership. Actually, di magina siya kuan. So, para makuanan niya ilang partnership. Kasi syempre, dapat yun na siya. Kisa man tong partners, kisa tang partner na to, no, sa isa't isa. Kasi di man mo mapugos ang isa katao ng mahimong partner sa inyong partnership, di ba? Muna siya ang katong delictus personae. So, muna siya butang ni mo ang existence of your partnership. Pwede na ninyo pa move on. Pwede nyo patasan, pero renewable. Kailangan po ka mag-yod yung partners. No? Then, Article 5, that the purpose for which said partnership is formed are as follows. So, mauni siya ang inyong purpose, jod, sa inyong partnership. Ngano naghimo mo partnership? Of course, it is for profit. No, negosyo mag-yod ni siya. Except if professionals mo, like mga GPP, kana mga abogado, mga accountants, mga engineers, na mag-form sila ilang partnership for the purpose of spreading na siya, ilang i-maximize ang mga
kuha nila gamit nila, resources nila, or ilang i-share nila ang overhead cost nila sa ilang operation cost, sa ilang offices, sa mga na sila nag-form o ilang partnership. Pero more often than not, kanig yung partnership, it's for profit yun eh siya, business. So, mani siyang katong purposes, i-specify ninyo. Kaya kung ang inyong partnership, naman tunan ninyo, kung ang partnership man good, na ay inyong ginahimo nga contrary to the purpose of the partnership. So, dili na siya pwede nga makery sa name sa partnership. Pera na lang kung naila din lang nga third person outside of the partnership nga nito o nga mauto siya ang business sa partnership. So, in that case, stop na siya, na din estopel. So, kanang estopel is dili na din mo makasulti nga. For example, ha, nato ay partner na nag-pretend siya nga the business of the partnership is to, let's say, kuan ka nang bitang yang gi-pretend nga magkuan sila o mga investments. For example, magkuha sila investments sa mga individuals para sa ilahang negosyo. Halimbawa, nga ka ng manufacturing, and then nagkuha siya og mga investments sa mga tao, and then naay mga third persons who were duped, nalinlang sila to invest in such manufacturing firm lugar. And later nahibawa na lang nila nga kato di ay siyang pagkuhan rin nila sa kwarta di ay is gigamit rin nila para pambayad di ay sa losses di ay sa partnership. So, ang ubang partners, musulti man din nga, mo feign ignorance din sila nga, dili man na-appeal sa mo ang kuhan, purpose sa mong partnership na magkuha-kuha mga investment. So, question is, ang ako i-post sa inyo, maggawas niyo sa exam, pwede ba to nga, pwede silang mo sulti nga, dili man siya part sa partnership nila nga purposes? Ang katong pagkuhag investment. So, ansira na lang ninyo kayo magawa sa exam. And then, Article 6. So, the capital of the partner. So, indicate ninyo dira pila yung capital kay. Again, sa partnership, you have to contribute to the common fund of the partnership. So, it's either in money, in industry, or some other way. Kana imuhang money, industry, or property. So, kung kwani siya, kung money, for example, among gikwantiri kay money daw kunuhay. So, amo yung indicate tiri pilang amo ang amount na gi-contribute. So, you have to place in here the amount that the partner shall contribute or the property or properties that a or the partners should contribute. Pwede po ninyo ibutang din ha, ang limited partner lang siya. And then, that limited partner, ibutang niya dito yung contribution, yung service as a professional, etc. That no transfer will reduce the ownership of Filipino citizens to less than the required percentage. Ang pwede pa ni? Taas naman eh. And then Article 6, that the profits and losses shall be divided pro rata. So, syempre, partnership, divide yun na ninyo equally among yourselves, the profits and the losses. Kaya na yung mga tinga, dili na ko pwede na sa loss, mangod sa company. Kung inaning ang case mangod, nga no, nagkipag-partner ka. Except kaning sa industrial partners, no? Kaning mga industrial partners, dili na nimo sila mapugus jud o bayad kay service lang gani jud, di ba? Pero there are instances nga pwede. So, napon na inyo po ng tanawang. That should there be any additional contribution made by a limited partner, such must be agreed upon by all partners in writing and duly recorded at least 2 days after signing of the same agreement. Kani siya, ibutang gyapon ninyo ni, no? Should be an additional contribution. So, dapat man good. Kung nakaya additional contribution, makaunaw na isa ka-partner nga, uy, murag kulangan man siguro, tadagdagan ko na lang. So, this must be duly recorded in writing. After nasurat ninyo ng agreement, diretso na dahil, no? Inyo ni siyang ikuan yun. I-record ni siya sa inyohang books po. Such contribution shall amend Article 6 na dahil yun. So, i-amend na dahil ni siya. Kaning Article 6. Kasa mo itong Article 6, this is for the contribution. I-amend na rin siya. Kani siya purpose. Maghimo mo another agreement. Amending Article 6. Tapos, ito na pa na siyang i-forward na po sa Securities and Exchange Commission within 1 year. After the original recording of the partnership. Kaya kung dili na ni mo mapasa man good, katong amendment to the contribution of the partners, ang ma-record dito sa Securities and Exchange Commission, katong original. So, pwede man good nga pag mag-dissolve na mo, halimbawa, mag-dissolve na mo, masulti man din naman nga, wala man na siya na-appeal man good. Ang kanang imuhang additional kunuhay nga contribution kaya wala man na-record. So, that amendment of the contribution of the partners shall be or should be registered with the SEC 1 year after the original recording. So, within 1 year na siya maghimukag additional
mga contributions or the amendments. Tapos, Article 9, contribution of each limited partner may be returned to him or her 3 years after the original. Now, take note, class. Dili man necessary nga inanid yun pagka-word ninyo. Pwede ninyo i-change yung wording. Pwede ninyo i-change ang inyong years as to when the contribution of each limited partner may be returned to him or her. Pwede nga after 5 years siguro, after 6 years, after 6 years. So, depende na na ninyo. Basta ang kanisya sa kuan, kanang mga amendments as to kanisya is 1 year gina siya, ha? Article 10, that the limited partner may be given the right to substitute an assignee as contributor. So, kanisya, inyo pa ni siyang kuan, kaya i-base naman ni siya pag sa balaon. 5 days before effectivity of said substitution. Kaya as much as possible, wala gina siya kuan. Kanang dilita mag-substitute because again, sa partnership, directus personae. Article 11, partner may admit an additional limited partner, limited partner, provided that the other partner. So, all of the partners in the partnership must be duly notified in case there is an additional limited partner. So, in case there is this proposal to admit an additional partner. So, that must be in writing 5 days before effectivity of admission. Okay, pwede man good nga kanang pagkuano kanang naisa ka tao like letter A no dili siya pa appeal sa partnership and then kani si B nga partner na siya sa partnership gusto niya i-admit si A pero wala niya na notify si C o si D so ang original naman gusto sa partnership B C D partnership gusto nila i-admit si A partner as a partner so gidiretso niya og admit then gihimo dai nang effective na dayon that very day nga partner si A dili pwede. Kaya dapat maduli notified sa si C o D in writing 5 days before effectivity of admission. Yan naman, kaya para ni siya namagod na siya process, nga napod siya mo kung kerpod, kaya what if katoday si C o si D, dili day sila ganan kay A, kaya na sila hidwan, again, delictus personae. So, Article 12, remaining general partner or partners shall have the right to continue the business in case of death, retirement, civil interdiction, insanity, or insolvency of a partner. So, kanisya, namagod to'y general partners, duha man minos, ako ang bana, then limited partners, ang iyang brother, o ang asawa sa iyang brother. So, kanisya, is gibutang lang namo ni siya kunuhay, gibutang lang ako ni siya, pwede namo makontinue as general partners ang business. Pero kung halimbawa general partners, namatay silang duha din, limited partner. Question, pwede pa ba nila i-continue yung business? Hindi na, ninyo answer na. Firm shall be under the management of ako kunuhay general partner, manager. And as such, she shall be in charge of the management of the affairs of the partnership. So, ang kanisya sa kwan is a general manager sa partnership. Sigaragit ani is of course general nga. So, dito ka general partner ka. Okay, dapat yun nga. Kuan yun na siya. Kumbaga, kung sa pagtrabaho pa na, ang kaning general partners, mo na sila ang regular, limited partner, mo na mga contractual. Murag ina na class, pero depende na sa inyong pagsabot. Then, Article 14, a partners may willingly undertake to change the name of the partnership immediately upon receipt of notice or directive from the SEC. So, there are instances na pag-apply yun sa partnership or even corporation dito sa SEC na sango mo, kay naamoy kaparihas. So, tapos bigla ni padayon mo no nagsuti mo daan nga mao ni siya among partnership. Dili man gud mo pwede, you cannot start your business unless and until you are a legit business. So you should have all the permits, all the licenses. So for example, sa katong akong isa ka client nga kuan siya, sa sugod kay single pa siya no, single proprietorship. And then nagbalhin siya corpo. Let's just say nga nagbalhin from single proprietorship, nag-change na yun siya into partnership. Kaya na siya partners nga upat kabuok. Tulog kabuok, halimbawa. Na siya partners na tulog kabuok. So, do you think nga pagsuti niya dito, nga, ay, kuan ka nang, magkuan na ba may partnership? Do you think nga pwede to nga right there and then pagsuti niya nga, uy, kay, at that very moment, mag-change na tag-partnership. Ako po nang i-change. So, tanan akong transactions, ako nang i-carry out nga ako si partnership instead of single proprietorship. Diba? So, nagi na siya process. So, inani siya ang paghimo sa inyo hang articles of partnership.